tinurse niya po itong sorcerer na ito. At ang sabi niya, English po kasi yung aking binasa eh, "You are a child of the devil and an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and trickery. Will you never stop perverting the right ways of the Lord? Now, the hand of the Lord is against you. You are going to be blind, and for a time, you will be unable to see the light of the sun." Amen? Sinumpa niya yung taong yon na tumutulig sa aral ng Diyos. Amen? Siya daw ay anak ng demonyo. At galit siya sa lahat ng mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos. Amen! Alam niyo po, ang revelation sa akin ng Lord ganito, ang sino man na hindi maniwala sa mga prophecies, sa mga pangako ng Panginoon na gagawin niya, hindi niya ito talaga makikita. At ang taong magsasabi sa isang tao na huwag kang maniwala dyan, hindi yan totoo at hindi yan nangyayari. Ang taong nagsabi nun ay mabubulat at hindi niya makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi niya makikita ang gagawin ng Diyos ng mga dakilang bagay. Amen? Kaya alam ko po sa bawat isa sa atin, alam ko pong walang taong ganun dito. Na sa bawat prophecy ng lingkod ng Diyos na mula sa Panginoon, ito ay pinaniniwalaan natin at nananampalataya tayo na ang Diyos ang gagawa nito sa ating mga buhay. Amen? Amen po! Yun po ang binigay ng Lord sa atin. Kaya nagulat ako last Monday, sabi ko, galing mo naman, Lord. Ipinapakita mo kung ano ang mangyayari sa mga taong hindi naniniwala at hindi nananampalataya sa iyong mga pangako. Amen? Warning ito sa bawat isa sa atin na kung tayo ay napapagod na maghintay, wag! Maghintay pa rin tayo. Tingnan lang natin yung goal natin. Nakafocus lang tayo lagi dun sa promises ng Lord. Amen po! Kasi ang sabi ng Genesis 18:14, katulad po nung in-exert ko sa inyo si Sarah at si Abraham, di ba po matanda na sila para magkaanak pa? Ang sabi nga doon ni parang sarcastic nga si Sarah doon eh. Parang paraphrase ko na lang po, ngayon pa ba? Parang ganun eh. At nakita ng Lord na tumawa itong si Sarah. At sabi niya kay Abraham, bakit siya natatawa? Ang sabi niya ng Genesis 18:14, "Is anything too hard for me?" Meron bang bagay na mahirap gawin para sa akin, ang sabi ng Diyos? Kaya ang lahat ng bagay na naririnig natin mula sa lingkod ng Diyos, ito po ay totoo. Huwag ko na pong hanapin ng ibang tao para patutuhanan pa ito. Sarili ko na lamang po. Amen? Kung hindi mo pa nararanasan ngayon na yung nararanasan ko, ako na lang po, wag na po yung ibang tao. Kasi alam ko sila talagang marami na silang naranasan pagbuting bagay mula sa Panginoon. Pero ako na lang po. Ngayon ba ay hindi mo pa nararanasan ng ganong bagay? Ang sabi ng John 16:24, "Until now you have not asked for anything in my name." Hanggang ngayon, hindi ka pa humihingi sa pangalan ko, sabi ng Panginoon. "Ask and you will receive, and your joy will be complete." Humingi ka at matatanggap mo at ang kaligayahan ay makukumpleto sa buhay mo. Hindi ka pa ba humingi? Humingi ka na! Amen? Inuutos to ng Panginoon. Walang ibang nag-uutos. Ang Lord ang nag-uutos ito. Humingi ka na ngayon na. Ay, hanggang ngayon, hindi ka pa humihingi eh.
Kaya naman pala hindi mo pa natatanggap eh. Bigyan ko po kayo ng isang illustration ng paghingi. Ang sabi, o ito po muna. Kasi po, itong John 16:24, ito ay masyadong ano po sa akin. Kasi meron ako isang bagay na hiningi sa Panginoon. Alam niyo po kung ano yon? Sabi ko, 10 years ago, 10 years ago ko ito hiningi. Ang sabi ko sa Lord, Lord, gusto ko pong mag-serve. Gusto ko pong maglingkod ng walang sagabal. Ng walang hahadlang sa akin at walang magsasabi na gawin mo ito at gawin mo yan. O hindi mo ito pwedeng gawin o hindi mo ito, hindi mo yan pwedeng gawin. Alam niyo po ang sabi ko sa Lord, siguro selfishness, pero gusto ko kasi meron akong magawa para sa Panginoon eh. Alam niyo po ang sabi ko sa Lord, Lord, paalisin ko lang itong asawa ko, nakakapag-serve ako. Amen? Kasi alam ko siya lang yung nahal na kasi mga anak ko nun maliliit pa, pero kaya ko nang iwanan. Alam niyo po, hindi naman nagtagal ano, naka-alis ang aking ang mister ko. At nakakatuwa ang Lord kasi from that time, sinabi ko sa Lord, Lord, ayokong masayang yung buhay ko na nandito lang ako, naglalaba, naglilinis, nag-aalaga ng mga anak ko, naghahatid sundo sa eskwelahan, nagtuturo ng kanilang assignments. Parang routine ng buhay. Parang ayoko ng ganun, Lord. Gusto mo magamit mo naman ako sa isang different way. Ba? Kaya nang pumasok ako ng praise and worship, actually, hindi ko naman iniisip na magaling akong kumanta. At ang alam ko nga talagang hindi at wala akong galing sa pagkanta. Pero alam niyo po, meron kasi prophecy sa akin sa Norbertina panood na you will sing and dance before the Lord. At yun ang gusto kong i-fulfill. Kaya hinihingi ko sa Lord na, Lord, palisin mo muna itong set ko para magawa ko yung gusto mo. Diba? At ginawa naman ng Lord. Kasabay pa po nun, sa pag-alis niya, na yung blessings na meron kami noon, hindi lang na doble, hindi lang na triple. Amen! Dalawang binigay ng Lord sa akin. Yung mailis ko ang sarili ko sa paglilingkod at yung biyayaan ako ng Panginoon ng mas masaganang biyaya. Amen! Ganyan po ang nabasa ko sa buhay ni Solomon. Siya po ay naging hari sa mas batang edad pa lamang at ang sinasabi niya sa Lord, bata pa ako, Panginoon. Sabi, sige po, i-ano po natin ang kwento. Kasi po ang Lord, kapag nagbigay ang Panginoon sa atin, hindi lang yung hinihingi natin, di ba? May bonus lagi. Pero, katulad na sinabi ko sa inyo last Sunday, meron din tayong gagawin para sa Panginoon. At ganun ang ginawa ni Solomon. Pumunta siya sa Gibeon, sa unang hari, 3, at nag-alay siya. Ang Gibeon daw noon ang most important high place. And he offered 1,000 burnt offerings on that altar. Amen. 1,000 burnt offerings. Ang burnt offerings ay expression of devotion, commitment, and complete surrender to God. Yun daw ang description ayon sa Biblia ng burnt offerings. Kaya 1,000 burnt offerings ang inoffer ni Solomon. Napakaraming devotion, thousands of devotions, commitment, and surrendering to God ang kanyang ginawa. Amen! Nasasabayan niyo po ba ako? Yan. At noon po siya ay natulog, nagpakita sa kanya ang Panginoon. Ang sabi sa kanya ng Lord, humingi ka ng iyong nais at ibibigay ko sa iyo. Amen. Parang katulad po ng John 16:24, pinapahingi tayo.
ibibigay ng Panginoon. Alam niyo po, ang hiningi lamang ni Solomon ay discerning heart to govern his people and to administer justice. Mapamahalaan niya lamang yung kanyang mga tao at mapanatili niya ang justice doon sa lugar niya. Pero dahil sa mabuti ang Diyos, binigay niya yung hinihingi ni Solomon. At dinagdagan niya pa. Amen! Ang sabi niya doon, He also gave him riches and honor. And if he will walk in God's ways and obey His statutes and commands, the Lord will also give him a long life. Amen? Kasunod ng kanyang pagbibigay ng hinihingi ni Solomon, ibinigay din ng Lord sa kanya ang hindi niya hinihingi. Wealth and honor and long life. Amen! Amen po! Amen. Meron po bang ginawa sa Solomon na act o kung meron ba siyang pagkilos na ginawa para sa Panginoon? Opo! Nag-offer po siya ng 1,000 burnt offerings. At ang pagbabalik nito sa kanya ng Panginoon ay higit pa sa kanyang ibinigay. Ganon din po sa ating mga buhay. Kapag higit, kapag nagbigay tayo sa Panginoon, hihigitan ng Lord yung kanyang ibibigay sa atin. Para ano po? Para sa susunod na magbibigay ka, higitan mo pa ulit yung binigay mo nung nakaraan. At muli, sa pagbabalik ng Panginoon, hihigitan niya pa ulit yung kanyang ibibigay. Bakit po? Para sa susunod ulit na magbigay ka, higitan mo pa yung ibinigay mo nung nakaraan. At ibabalik ulit ng Lord sa iyo ng mas higit sa binigay mo. Amen? Yun po ang Lord sa buhay natin. Kaya kung makikinig tayo sa lingkod ng Diyos, maniniwala tayo sa bawat prophecy na binibitawan niya. Totoo po, nagaganap at magaganap pa maraming bagay. Amen? Excited na po ba kayong mangyari yun sa buhay ninyo? Excited na po ba kayo? Ano po ang gagawin nyo? Humingi tayo sa Panginoon una. Nakahingi na tayo. Mag-offer tayo sa Lord. At maniwala tayo na ang Diyos ang magbabalik nito sa ating mga buhay. Amen! Ang lahat ng pangako ng Panginoon ay kanyang tutuparin sa kanyang tamang panahon ng ating mga buhay. Amen. Everything will be beautiful, will be perfect in His own time. Sa perfect time ng Lord, ipapakita niya ang fulfillment ng lahat ng promises. Manatili lamang po tayo nagtitiwala sa Panginoon at patuloy na ilalagay ng Panginoon sa ating mga puso ang pagtitiwala na gaganapin niya ang lahat ng bagay na kanyang ipinangako. At ito po ang ipapakita ng Lord sa ating mga buhay. Hindi pa payag ang Panginoon na hindi natin tumaranasan. Kasi tayo po ang nakarinig ng mga pangakong iyon. At nasa atin po kung tayo ay maniniwala at magtitiwala sa ating sa Panginoon sa kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Amen? Amen? Amen! Kaya tayong lahat ay magsawang magbigay sa Panginoon. Dahil higit ang ibinabalik ng Lord sa ating mga buhay. Kagaya sa buhay ni Solomon. Amen? Sige po tayong lahat ay magbigay sa ating Panginoon.
presensya ng ating Panginoong Diyos na buhay. Lahat po tayo magtaas ng dalawang kamay. Yumuko at kumikit. Lahat po tayo ay magtaas ng dalawang kamay. Yumuko at kumikit. At muli po natin pakalasain ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos. Ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. Ibalang po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao mula sa buong Pilipinas, Asia, at buong Taytig sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong halagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Amen.
tinitingin kaliwat kanan, hindi ko tarapan, huwag tinitingnan kung sino ang wala, sino ang tumatalo. Pag tayo sumasabot na pupuri sa Diyos, concentrate sa Panginoon. Amen po ba? Kailangan pa ko ba rito? Nasa natin ba yung pasa Diyos? Praise God. Kaya lahat ito mga sa banal ng presensya ng ating Panginoon. Kanina kung hindi natin alam, yung pumunta kanina si J.I., si John Emmanuel, na kung tawagin din ng iba ay si John. Para sa kanyang mga mahal sa buhay ay si John. Ano po? Siya yung aking eldest son, yung aking panganay na anak. Kitama ba rito? Nakakayat ang tao rito. No? So mga minamahal, kung kayo wala nung last Sunday, kitama ba? Kung kayo ay wala nung last Sunday, kumanta rin siya at nagpatotoo rin siya, di ba? At sa kanyang patotoo, eh, sabi nga niya, eh, siya ay nahiwalay, no? Nalayo sa Diyos. May tao ba? Bagamat siya ay isinilang sa Panginoon na siya isinilang, bagamat siya ay lumaki na sa aral ng Panginoon, pero siya po ay nahiwalay, no? Pero sabi nga, in the book of Proverbs 22 verse 6, sabi ganoon, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Turuan mo ang bata sa dapat niyang langaran at hindi niya ito hihiwalayan sa kanyang paglaki. At yun nga, sa kabila nang siya ay kaisinilang na sa gawain ng Panginoon, no, mismo nga yung pangalan niya, bigay ng Panginoon eh. No, yung pangalan niya ay John, no, ang ibig sabihin, a gift from God. No, at ang ibig sabihin pa ng pangalan niya, Emmanuel, is the name of God. God is with us. Ano po? Eh, tama ba rito? No? No? Eh, sabi nga eh, bagamat yung pangalan niya ay John Emmanuel, bigay na ng Diyos yun, pangalan na ng Diyos yun. At bagamat siya isinilang na sa, mismo nga, dito na sa kinilakihan na niya eh, magiging Kristiyano. Ano po? But despite of all these things, nahiwalay siya, na naligaw siya, nakalayo siya sa Diyos. E tama ba? Sa kanyang pagkakahiwalay sa Panginoon, siya po ay pumasok sa mga iba't ibang bisyo. Ulitin mo nga yun. Yan, lika tayo nga ulit. Lika, ulitin mo nga ulit. Kasi, yan. Bigyan mo nga siya ng mikropono. Sige, dito tayo. Yan. Sige, dito na lang tayo. Yan. Ano-ano nga yung mga bisyo nga napasukan mo uli na kayo na hindi mo na ginagawa. Sige, ano-ano nga yung mga yun? Alak sa alak. Yan. Nung siya ay nahiwalay sa Diyos, siya ay uminom ng alak. Sige. Sigarilyo. Ano pa? Marijuana. Marijuana. Ecstasy. Ecstasy. Okay. Ano pa? Okay. Cocaine. Yan. Yan. Okay, sige. Salamat. Tapungan na. Okay. Palakpakan natin si Lord. Hindi mo expected, no? Na isipin mo, ang pangalan niya ay John, a gift from God, the hand of the Lord is upon him. Ang pangalan niya ay Emmanuel, God is with us, no? Siya ay isinilang na mismo sa presensya ng Diyos. Lumaki na sa gawain ng Lord. Kinamulatan na niya ang pagiging Kristiyano talaga. Pero dumating sa punto ng buhay niya na siya ay naligaw, nalihis sa Panginoon. May tao pa mo ba rito? At sa kanyang pagkaligaw, sa kanyang pagkalihis sa Diyos, nalulong siya sa iba't ibang uri ng bisyo at kasalanan. Ano po? Yun yung mga panahon na especially yung mama niya ay punong-puno ng pag-iyak. Ako naman ay puno lang, hindi punong-puno. At nandoon yung aming pag-asa na isang araw magpapaliglobo sa Panginoon at magtutubid siya ng landas. Pita ba ba? At umaasa na isang araw yung salita ng Diyos na itanim sa kanya ay muling umusubong po yun. Ano po? At yun nga po, narinig natin last Sunday para sa mga wala rito at mga nandito ay muling narinig, no? Muli siya ay nagbalik loob sa Panginoon. Amen po ba? Makisabi, nagbalik loob sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. At sa kanyang pagbalik loob sa Panginoon ay sa kanyang itong kanta niya ngayon na kinanta niya rin last Sunday, I offer my life to you, Lord. Amen po ba? No? No. Alam itong tao rito, parang wala akong kausap. So, I offer to you my life, Lord. Yan ang kanta niya ngayon. Naranasan niya ang maligarilyo, ang uminom ng alak,
ang mag-ecstasy, cocaine, marijuana, iba't ibang bisyo at kasalanan, sabi nga eh, laging pinapatawag ang magulang sa eskwelahan niya. At hindi nagpupunta yung mama niya, amang lagi nagpupunta para harapin yung mga problem sa eskwelahan niya. E tao pa ho ganito. Ganoon po yun. At yun yung mga, we could say, the dark years, no, of his life. Madilim na bahagi ng kanyang buhay. Pero, ang lahat na ngayon ay tapos na. Amen? Ang lahat na ngayon ay tapos na. Amen? E tama ba? May mga bibig ba kayo? Hindi ko marinig. Amen. So, nagtapos na po yung bahagi ng buhay niya na madilim. At muli siya ay naglipon sa Panginoon. Sabi nga, at ngayon, meron siyang kinanta niya rin last Sunday, I offer my life to you, Lord. Kaya, I believe with all of my heart, itong after ng anniversary, itong bagong taong ito, amen po ba? Ay kung paano in-offer niya ang buhay niya sa Panginoon, ay mas lalo niyang i-offer yung buhay niya ngayon sa Panginoon. Amen. Kung in-offer niya yung buhay niya sa Panginoon, mas lalo niyang i-offer. Halika nga dyan, halika. Bigyan mo pang abilis ng mikropono. Yan, di ba? Sige, ano masasabi mo ngayong bagong taong ito? Sige nga, na tama mo yun, sinabi ko, ikaw nga magsalita pa, for yourself. Ngayong bagong taong ito, ano yung plano mo ngayon para kay Lord? O ano yung mga sinabi sa iyo ni Lord? Kasi, although naglilingkod na ako for the past years, hindi nasa praise worship naman ako, tumutugtog na ako. Pero itong pagpasok ng taon, nung nakarang dito, binigyan ako ng prophecy na mas gagamitin pa nga ng mighty effective na yung pagpasok ng taon na to. So, kung agad na area, hindi lang ako magsisettle sa pagtugtog, sa ano, magdadyan na rin yung papasok ko na rin yung ibang ministry pa. Siguro agad maaari lahat na kaya kong mawaka ngayon, nakakawaka ko na. Pati yung pag-awak na rin sa youth. Para may balik na natin yung nawalang ministry ng youth dito sa kingdom. So, narinig niyo yun, ha? So, last year siya ay nasa praise and worship lang. But this time, ngayong bagong taong ito, hindi na. Lamang siya sa praise and worship ministry, papasokin na rin niya lahat ng ministry ng Kingdom of Jesus Fellowship. At mag-ready na kayo, mga kabataan, so papatawag niya kayo para sa mas matagumpay na youth ministry. Amen! Amen. So, ihanda na lang natin ang inyong bahala na siya. So, sa kung anong araw, anong oras yun na ipapatawag niya kayo para sa mas matagumpay na youth ministry. Okay ka ba ron, Dedel? Okay ka ba ron? Youth ka pa ba? Youth ka pa rin naman, di ba? Yes, youth at the heart. Praise God. Amen. So, kaya naman inaasahan ko, ha? Inaasahan ko, inaasahan ni J.I., inaasahan ng Diyos, higit sa lahat, yung mga kabataan na tutubang sa Kanya. Amen? Para ibangon, itayo, at matatagin, at mas palakasin pa ang youth ministry ng Kingdom of Jesus Fellowship. Amen? Sumayo nga lahat ng mga yun. Sumayo nga lahat ng mga. Itawan nga mo lahat ng mga hawak-hawak. Itawan nga muna. Sige, tumayo lang lahat ng mga kayo. Tayo ka, Dedel. Lit ka pa rin naman. Sa height, lit ka pa rin, ha? Ayun ka. Yan, no? Yan. Praise God, ha? At tayo. Tayo, walang upo. Okay, pakisabi natin. Diyan! Lakas hindi niyo, Jan! Susuportahan ka namin! Amen! Praise God! Hallelujah! Amen! Tawagin naman natin si Asher. Yung mga na mikropono si Asher. Si Asher, ano rin yan eh? Ang pangalan niya is Jan. Ito hindi ko naman ito anak. Inaanak ko ito. No? Ito rin ang isa sa inaanak ko na ipinapag-pray ko. Kasi ang pangalan niya ay Jan. No? A gift from God, no? No? Sabi ng ganoon. Tapos ang pangalan ay Asher. Na ang ibig sabihin ng Asher ay masaya. No? Pangalan ng Panginoon, mga galing sa Bible yan eh.
No, bagaman si Asher, lumaki sa Panginoon, lumaki sa presensya ng Diyos, talagang Panginoon talaga, nilakihan niya, talagang sa ministry talaga siya lumaki. Pero dumating talaga sa mundo ng buhay niya, wala na, iba na si Asher. Naligaw, nalihis ng landas. No? Pero dumating ang time, nagbalik uli si Asher sa Panginoon. At nakita natin nung nagdaang Sunday, di ba? Two Sundays ago, pumunta siya, di ba? Tama ba? Kapamanta ka ba naman? Oo, yun, pumunta siya. Dapat naka-YouTube na yun, dapat naka-Facebook na yun eh. Isa pang dapat palakasin natin yan eh. No? Isa pang dapat natin palakasin yan. No? Yung mga special numbers na ganyan, dapat naka-FB, naka-YouTube, naka-agad dapat yan eh. No? At nakita natin si Asher, nagiging aktibo na siya. So, sige Asher, ipatotoo mo nga muna sa kanila yung buhay mo noon. Yung kasi na ikwento rin ni J.R. yung mga nakalipas siya. Ikaw naman ang magkwento. Gawin mo talaga isang istorya, no? Na mula noong, yung simula na parang si J.A. sabi nga niya, nasa Panginoon siya, nagtatampo rin pa nga siya noon eh. Alala ka niyang taon, nagtatampo rin si J.A. noon. Pero naligaw, nali siya ng landas. Ikwento mo rin yung mga bagay na dito ka sa gitna. Sige. Dati po kasi, simula ko sa KOJ, children pa lang ako. Pupunta ako ng children ministry, pero nagugulo lang ako. Tapos nangungulit, hindi masyadong nakikinig. Tapos malaboy-laboy, hindi nakikinig, hindi sumusunod sa leader. Tapos nung siguro mga simula 10 to 10 years old hanggang 16, mas ano ako sa school. Kasi nandun yung mga barkada ko. Dun yung sila yung kasama ko sa ano, sa Kalokohan. Hindi ako masyado nag-church nun. Hindi rin ako. Kasama si Jonathan Pabonse masyado pag nasa church kami. Hindi kami mapasok sa loob. Hindi kami nakikinig. Tapos nakacha lang. Ikot lang kami sa circle. Hanap ng chicks tapos. Naghahanap kayo ng chicks? Oh, sige. Nakasama yung microphone niya. Okay. Sige, tuloy mo. Sige, sabihin mo ano yung mga naging kasalanan mo noon. Sige, isayin mo. Yan. Nung binata pa lang ako, nung ano, yung panahon na yun, ayun yung panahon na wala ko kay Lord. Gumagawa ka ng kasalanan. Tapos, bisyo. Ano yung mga kasalanan? Ano yung mga bisyo ngayon? Yung ano po, pag-inom. Pag-inom. Sige. Yossi. Paninigarilyo. Tapos yung pambababae po. Pambababae. Nakailang babae ka? Dalawa lang po. Dalawa. Sige. Sige, ganito mo ba? Ano ba? Mga nabarkada ka ba? Napasama ka ba sa gang sa paternity? Ganito mo. Yan po. May naging tropa ako ng second year na gusto ko isa sa fraternity pero ayoko kasi gulo yun. Tsaka hindi pwede sa school, dinadrop yung mga ganun. Pero sabi nila, tago daw. Pero hindi pa rin ako sumama kasi natatakot nga ako. Tapos, yun. Pero sinasama niya ako sa mga, ano, sa mga gulo. Sinasama niya ako pag may kailangan sila sa kabilang room. Sasamahan lang ako, magpapasama sa akin pa, rest walk down. Tapos, yun, simula nung nahuli kami nung barangay. Ano ka sa camera? Simula nung nahuli kami nung barangay, hindi na ako sumama sa kanila kasi hindi na ako nag-aral yun. Hindi na ako pumasok sa school. Tapos, na-realize ko na mas peaceful yung buhay kapag hindi sila kasama kapag ano, kapag malaya sa kanila. Kaya nag-decide ako na pumasok ng ministry. Una sa praise and worship, nag-bass guitar ako. Tapos sunod sa audiovisual sa computers kasi magaling daw ako sa computer. Yeah. So ang ngayon, ano ngayon ang plano mo ngayon bagong taong ito? Anong sinabi sa inyo, Lord? Ano ngayon ang mga plano mo ngayon? Ang plano ko po ngayon, yung kalimutan ko na yung nakaraan,
tapos magsimula ng bago, tapos magbigay ng buong buhay kay Lord. Yan. Narinig yun? Ulitin mo nga uli yun. Magbigay ng buhay kay Lord. Magbigay ng buong buhay kay Lord. Amen. Ano para natin ang pangalaman? Amen. Amen. Napakabuti ng Panginoon, di ba? Itawa pa ho ba rito? Ano yung ating nakikita riyan? No, sabi nga ng banal na kasulatan, napakalayo daw ng langit tsaka sa lupa, di ba? At napakalayo ng east sa west. So kung paano napakalayo ng east sa west at napakalayo ng langit sa lupa, di ba? Eh ganito rin kalayo at kalawa ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Itawa pa ho ba? Ano yung ating nakita rito? Sa kabila ng napakarami pala nating bisyo at kasalanan, no? Kapag handa pala tayong magsisi ng kasalanan at magbalik loob sa Diyos, handa pala tayong patawarin at handa pala tayong baguhin ng ating Panginoon. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin sa Lord. Nakakatuwa, di ba? Yung ibang tao, hindi sila lubos na kilala. Pero tayo, lubos natin silang kilala, di ba? Nasubaybayan natin ang buhay nila, nakita natin sila na wala ng pagkabata nila. At marahil isa rin tayo sa nagluko ang puso nung sila ay naligaw at nalihis sa Panginoon. At marahil isa rin tayo sa nadalangin para sa kanila, di ba? Sa kanilang pagbabalik. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon na sila po ay nagbalik loob sa Diyos. Amen. Number one, ano po yung pinapakita rito sa atin ng Panginoon? Huwag tayong tumigil ng pananalangin. Sapagat sa ating pananalangin, sa ating pag-aayuno, ang Diyos ay sigurado at tiyak na sumasagot. Amen? Minsan, marami kasi nungalingan ang Diablo. Nasabihin sa atin ang Diablo ng kaaway, ba't ka pa mananalangin, eh wala namang sagot sa pananalangin mo. Kung magkaminsan nananalangin ka, walang nangyayari, parang lumalala pa nga ang mga pangyayari. Pero ang kanilang mga buhay ay pagpapakita that truly God answers prayers. So write it down, ilista mo yan. Truly God answers prayers. Sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. No? Kaya sabi ng Luke 18 verse 1, huwag kayong manghinawa sa pananalangin. Huwag kayong tumigil sa pananalangin. For truly God answers prayers. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Luke 18 verse 1 says, huwag